entrance dito, mga kabayan. Dapat tinanggal na yung flag ng LGBT. Sinarado na yung ano doon, yung kalsada doon. Yan, papunta dito sa harapan. Dito na dito. Sa likuran nga lang mayroong mga basura. Madumi sa likuran. Nakaharap si Lapu-Lapu sa Roas Boulevard. Nandito naman tayo sa Finance Road, mga kabayan. Mag-update ulit tayo ng Rizal Park Redevelopment. Pambansang Museo, National Museum of Fine Arts. Sa kanan, ito naman sa kaliwa, National Museum of Anthropology. Ayan, bagong pintura na. Ang ganda na, oh. Talagang pinag-aganda ang Rizal Park. Ang bagong gawa na yan. Mababa lang na bakod. Tapos dun pa. Ano yung kaganda ang National Museum of Anthropology. Marana sa ibang bansa. Pagdating nga lang dito, nabawasan na isang lane. Papuntang Burgos Avenue. Lumiit Finance Road. Wala na yung ano dito, flag dito. Ganda na pagkakagawa. Parang sarado. Dapat tinanggal na yung flag ng LGBT. Sarado ngayon. Merong harang. Ganda na, oh. Tapos merong ano dito, may ramp. Baba na lang ng bakod niya. Ginagawa pa dun. Sinarado na yung ano dun, yung kalsada dun. Yan, papunta dito sa harapan. Ganito. Project name, Development of National Museum Complex, Phase 4, Ermita, Manila. Ano nga pala ngayon, no? Sona, President Bongbong Marcos sa Batasan Complex. Meron pa isa dito, kalsada. Hindi na siya masukal. Alun-alun tong pagdan, ganda.
table. Tingin ko dugtong. Tingin lumang bakod. Nagawa dito. Inusog nila yung bakod. Ito pa. Ano kaya ito? Ilalagay dito. Dalawa. Yung pa. Okay. Sana yung Center Island. Magandahin na rin. Ibig sabihin, tatanggalin na itong lumang bakod. Dito lumigo na. Makakaroon niya na nung dito ang hagdan entrance. Wasak-wasak pa yung ano dito. Sidewalk. Station. Dito pa lang sasalubungin ka na ng mga ano eh, ng mga batang namamalimos, mga street dwellers. Ngayon wala na. Shoot natin dito. Meron pang apat na museums ang gagawin dito sa Rizal Park. Ano kaya itong magkakasya? Ito, ginagawa na. Ilalagay na. Di bulto ni Lapu-Lapu. Parang ano palang kalahati palang. Ito yung meeting shed. Puno ng graffiti. Ay bago. Kaya puro dura saan yung mga tao. Sa likuran nga lang mayroon mga basura. Madumi sa likuran. May ginagawa na rin dito. Buumpisa na. Yan. Meron na rin dito. Buumpisa na ng paglagay ng bakod. Ito. Magkakaroon din ako na dito. Ang hagdan. Magkaroon ng entrance dito, mga kabayan. Ito tayo doon sa Kalaw.
makakot dito. Medyo malakas ang hangin ngayon, pero ambon-ambon lang. Ito na. Kalaw Avenue na to. Dito maganda. Mapuno. Alang. Pero pa rin parte na ano eh. Mapanghe. Yung mga ano dati dito. Street dwellers. Sa gabi siguro, maraming ano dito. Matambay. Salt Park. Bagong development. Sobrang taas na. Kalaw Avenue. Yung ano lang, bakod na lupa lang. Mababa lang. So, Museum of Natural History naman to. Yun. Ilang bayad, free lang ang entrance. Yan, no? Yeah. Naayos ha, DTWH. Lawak na nga dito ang sidewalk para na siyang ano, parte. Mangilan-ngilan na lang nakita kong mga tambay. Wala rin mga namamalimos. So, Jollibee Kalaw. Ano dito? Gate. Sarado pa. Ayan. Ayan na. Ayan. Bagong bakod na. Ito na nga. Nilalagay na. Rebolto ni Lapu-Lapu. Kalahati pa lang, hanggang baywang pa lang. Nakaharap si Lapu-Lapu sa Roas Boulevard. Paa hanggang baywang pa lang. Pero nandun na. Kamay. Nasa ano yan dati, sa gitna. Meron siyang base. Grabe, merong ilaw yan sa baba. Merong bakod sa likuran ni Lapu-Lapu. May mga ano na, halaman na. Laki na yung ginanda. Sa wakas, dami nang nababago. Malakas na yung hangin, pero walang malakas na ulan. Ito pa yung parte na kailangan ayusin. Napakaraming ano dati dito, basura, saka mga street dwellers.
Talagang binahaya na yan. Hindi masyadong ano to, daanan ng tao to. Kaya binahayan to ng mga street dwellers dati. Pero may ano na ngayon, bakod na. Ito pa. Nakaparty pa oh. Pero naayos na rin. Papaganda pa to. Pwedeng-pwede nang mamasyal talaga yung mga turista. Galing nanging Intramuros. Galing na Rizal. Rizal Park papunta ng Intramuros. Dito island, wala na rin yung mga ano dyan, mga street dwellers. May landscape na. Yan, tuloy-tuloy mga pagbabago. Ito pa rin yung kable, hindi pa nakukuha. Thank you for watching po ulit. Nakikita ng mga OFWs natin, mga nakatira sa ibang bansa, yung mga proyekto sa Pilipinas, sa Metro Manila, sa Maynila.